So, welcome back sa Big James TV. Today's videos, mga kabilog, title ng vlog natin, bakit kayo bibili uli sa akin ng arcade machine? Pangunan, di ba? Gumawa na ako ng ganitong videos. Ito yung part 2. Ito yung update na mga build ko ngayon. Malaki na yung pinakaiba. Iba na rin yung mga ginamit ko mga materials. At syempre, bago natin simulan, baka pwede pa-subscribe naman Big James TV at hit mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos or tech tips videos, ay mano-notify kayo. Alright? Mga kabilog, sisimulan natin sa appearance ng arcade machine natin. So, meron tayong sample dito sa likod ko. Pagpasensyahan nyo na mga kabilog, medyo maguro dito sa bahay ko. Dito kasi ako nag-build ng mga arcade machine, no? Tsaka nag-abil na sa akin. So, dito ko lang ginagawa yun sa aking bahay. Hope soon, makakuha tayo ng presto na malapit lang dito sa atin para meron na tayong paggawaan ni mismo ng arcade. So, darating tayo dyan. Ayun, simulan natin kung ano yung mga nabago at bagong design sa arcade machine. So ito yung design, yung unang-una. Papakita ko muna sa inyo yung ito, finished product. So ito yung finished product ko ngayon, for delivery na to. So may in-upgrade kasi tayo dito yung sa design ng box natin. Unahin natin tong front. So itong harap natin, mga kabilog, ito. Pwedeng lagyan to ng ilaw sa harap. By request to sa mga client na gustong may ilaw dito sa harap. Acrylic kasi to, dati pinolic wood lang to, tapos dito butas. So kung makikita nyo dito sa ilalim, sarado na yan. Ayan, so acrylic na yan, iilaw yan pagka gusto mo lagyan ng, gusto mo palagyan sa akin ng ilaw. So sa mahilig sa RGB lights, pwede natin lagyan yan. So additional na lang yun. Then sa screen naman, ang gamit natin kasi dito is acrylic. So, mas makapal na itong gamit kaysa before. Kahit ganyanin mo yan, hindi yan lulundo. Yan. Hindi siya basta-basta lulundo. Tapos, pagdating naman dito sa controller. So, ito, option to, pwedeng i-upgrade po sa ganito. Kung nakatayo. Sa ngayon kasi wala na akong stock, nag-iisang set na lang po. So mag-order pa tayo nito soon. Pero bilog talaga yung kasama na sa regular package pagka nilalagay dyan. And then yung sticker natin, mga kabilog, ganun pa rin naman, wala naman pinagbago. So ang gamit kasi natin yung sticker dito is laminated. So pag sinabing laminated, hindi yan basta-basta mag-fitted itong mga sticker natin yan. Ito. Tsaka hindi basta-basta nagagasgasan itong mga kabilog at mawawala yung pin kasi nga laminated tsaka matte type siya. Maganda tingnan. And then, yung pinagbago sa controller natin, mga kabilog, wala na yung bisaga na dito sa mat, yung nakikita yung uwang. Pangit kasi tingnan. So, binago ko yung design. Naghanap ako ng ideya. So, detachable na itong controller na to. Natatanggal ko. Meron siyang dalawang screw. Ayan. Sa left and right. So, matibay yan, mga kabilog. Hindi yan basta-basta matatanggal. Kasi mahaba yan. May nut yan sa loob. So, ganyan kahaba yung screw na yan. Nakakabit dito. So, yung setup na to. Kay Easy Shopping Centric. So, yan yung setup niya. Wala kasi coin slot. So, hindi niya pinalagyan. For company use kasi to. At gusto niya, mataas itong joystick handle niya. So, ang regular natin dito, mga kabilog, is ganito yung bilog na nakikita niya. Ganyan yung itsura nun. Tapos, mga kabilog, dito, hindi na yung pangalan ng system. Yung Pandora EX. Ito naman, customizable. Depende doon sa inyo kung gusto nyo i-plug pa to sa computer yung system niya. Pinapalitan lang naman yung image niyan. So, madali lang palitan niya. So, nilagay ko yung image ng logo nung company. And then sa siding naman, ayan, kung makikita nyo, so malinis tsaka pulido, hindi basta-basta lang, ayan, makikita nyo. So maayos yung pagkaputol ng mga alloy frame natin, hindi siya basta parang pinutol lang, ayan, makikita nyo. So yung double check ko palagi yan, yung quality ng paggawa ng
putol itong mga frame na to. So, dapat maayos. Then, paglagay ng screw. Ayan, pantay. Walang nakalabas. Maayos yung pagkakabit. Hindi binarabara. Ayan yung ganito. So, maayos yung mga pagkakabitan. Ayan. So, ayan yung bagong update ng arcade machine natin. At isa pa, ang upgrade dito mga kabilog, hindi na siya nakadikit sa likod ng back ng ano, arcade machine. Kumbaga, ito yung classic style. Yung sabi classic style, yung nakadikit yung TV dito sa harap. Ayan, wala kang makikita ang frame ng TV. Kumbaga, nakalabas na talaga yung mismong LCD niya. Kumbaga, may frame to dito sa gilid, pero lahat yan natakpan na ng yung frame ng TV. Kumbaga, lalabas na lang dyan mga kabilog is yung screen na lang. So, ito yung advantage nito compared dun sa dati. Kumbaga, ito mga kabilog, borderless na siya. Ayan. Yung mismong TV na lang yung nakikita nyo. Kaya ito yung isang advantage nyo dito sa bagong build natin. And then kung business type ka naman, yung coin slot nandito pa rin naman. Ito kasi walang coin slot, request ni customer. So personal company use ko dito. So dito pa rin yung coin slot, hindi pa rin nababago. Then, may RGB light sya. Then universal yung gamit natin mga kabilog. Para lahat ng coins, pwede. Piso, 5, 10, 20. Pwede yan. And then yung design natin, compare sa iba, hindi sya ganun kataas. Compact design sya. Yung kapal nito 16-inch lang. 16-inch lang yan. Tapos yung taas nito mga vlog is 48-inch. And then yung lapad naman nito sa harap is 33-inch. So yun yung sizes nung box natin. Ngayon naman kung gusto nyo makita na hindi pa na-assemble to, in-upgrade natin yung plywood. Hindi na tayo gumamit ng plywood. So ito yung ginamit natin. Pakita ko sa inyo. Ito yung boneless ano niya. Kumbaga wala pang lamang. Ito talaga yung pinaka itsura niya pag walang sticker. So before nung part 1 build natin, hindi na siya plywood. Itong gamit natin mga kabilog is pinolic wood na. Bakit ako nagpinolic wood? Yung quality kasi nito hindi siya malambot, matigas tsaka matibay to. Kahit mabasa man, pinolik to mga kabilog. Then mas madaling umapit yung sticker kasi makinis ito, hindi mo na kailangan masilyahan. Ang mamasilyahan mo na lang dito is yung mga pakong bumuon. Ayan, ito ititirahin pa namin ito ng sander itong mga masilya para uminis. Ayan. So ganun yung din sa iba, ayan, makikita nyo sa baba. So pinolik wood na yung ginamit natin. So ito yung frame nya sa harap. Ayan. Tapos yung controller dito pa rin sa harap. And then ito yung coin slot. So may coin slot kasi yan, lahat yan may butas na. So maganda na kasi yung pinolik. Hindi mo na kailangan maglagay ng formica para bumikit yung sticker. Kasi pag naka-plywood ka or plyboard, hindi didikit yung sticker. Masyadong rough. Marami yung himulmol. Ito kasi yun, para na siyang naka-formica at makinis na. And then yung header natin. Ayan. So ganito na nga yung ginawa ko, yung sinabi ko sa inyo. Ito yung lagayan ng RGB lights or ilaw. Yung gusto sa mga ilaw dyan. Ayan. So dito, acrylic na itong sa harap. Pagka pinalagyan natin ng ilaw, yung mga nag-request gusto ng ilaw, dito lang natin nilalagay yung RGB lights. Tapos naman, ito yung likod. In-upgrade na rin natin yan. So, tingnan natin sa likod. So ito yung likod. Hindi na natin ginamitan ng pinolik kasi yung likod naman to. Pero hindi plyboard. Ang gamit natin dito mga kabilog is marine plywood. So yan, makikita nyo. So ito yung laman ng arcade machine natin. So ito yung daanan ng coin slot dito, yung wire. Tapos dito yung daanan ng wire ng joystick. And then dito naman sa pinto, na hindi na tayo gumamit ng bisagra kasi mumurahin lang yun eh. Tsaka madaling matanggal. Yung ginamit na natin is concealed. Ginamit natin dito is concealed na yan. So kahit anong ugamong ganyan. So hindi yan basta-basta
lulugwa. So matibay yan mga kabilog. So hindi natin tinipid sa bisagra. So concealed yung nilagay natin, mas matibay yung pinto ng likod natin. Then meron tayong daanan ng fan. Itong surface na to is lagayan ng mga parts. Dito yung power supply, dito yung board at wire, kung ano-ano pa yung pwedeng ilagay mo dyan. Tapos dito naman sa baba, nilalagyan ko lang ng butas para sa wire, sa switch. Papakita ko sa inyo kung ano yung tsura sa loob mamaya. And then dito naman yung alam ko, yung saksakan. Tapos itong pinakababa na to, ito na yung mismong coins out nyo. Bahala na kayo dyan kung gusto nyo lagyan ng sangkalan. So yun na yung pinaka coins out nya, yung ilalim. Pwede pa kayong maglagay ng ganit dyan. Tapos dito na natin ilalagay itong TV, itong trim na to mismo na ginawa natin. Diyan natin ilalagay yung TV. So ito yung bagong box natin at design sa ngayon. Pero may parating tayong mga PC build for the box. So ito yung actual build natin. So ganito na siya pag natapos na. So ano ba yung tsura sa loob? Pakita natin sa loob kung ano ba yung tsura. Ayan. Malinis, meron siyang switch sa baba. So hindi ko ginagamit yung switch na square kasi madaling masira yon. So ito yung ginagamit ko, Omni, branded yan. Tapos 5 meters na 3-way plug. And then ayan, so yung pan dito sa gilid, power supply, yung mismong mainboard natin, TV, tapos buksan. So ganun lang yung setup na mga kabilog. Madali lang yung setup ko. Arcade box natin. So ayun mga kabilog, ito yung bagong update ng arcade build natin. Soon kasi maglalabas pa tayo ng ibang build. So ito yung sample, papakita ko sa inyo isa. PC build naman, ito yung timer nya. So ito yung PC build natin. 10 na yung buttons ito. Ayan, 2+8. And yung timer nya nandito sa gitna. So ang laman ito mga kabilog, PC build na to. Modern games na yung ilalagay natin dito mga kabilog. And then makikita nyo naman, Tekken design. Ayan. So ganun pa rin naman yung itsura. Nabago lang, nadagdag lang to. Ito. So malinis na yung gawa natin mga kabilog compare sa dati. Sa ngayon, medyo okay yung mga gawa natin. Hindi na yung mga nakalabas pang bisagra. Ngayon, maayos na yung dati nakalabas pa itong TV frame. Ngayon, nakatago na, kumbaga borderless na yung frame niya. So ayun mga kabilog, siguro ganito na lang. Tatapusin ko yung videos, hindi ko na papatagalin. Para sa mga gusto mag-avail, comment lang kayo sa baba kung may gusto kayong tanong. At kung interesado ko talaga, PM niyo ako sa FB ko, James Agueto, sa FB page ko, Big James TV, or sa Gigabit Tech. So message lang ako kung gusto nyo mag-avail at pa-line up ko na kayo at ma-print yung gusto nyong design at sticker. At syempre huwag nyo kalimutan pa-subscribe naman Big James TV at hit yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong videos ay ma-notify nyo. And see you to my next vlog. Peace out. Bye-bye.